Ayun, magandang araw po mga kabagis. Magandang buhay po sa ating lahat. Andito po tayo ngayon sa ating lugar, sa Barangay Buga, San Miguel, Bulacan. Kung saan po ay mayroon tayo dito mga ilang mga sakahan na nag-tetcraft. Magsasaka na nag-tetcraft na natuyo lang yung mga palay. Ang malawak din po ito mga kabagis. Yung iba, yung ibang portion ay pilit isinasalba. Yung iba naman ay talagang nakakahinayang ng gastusan gawa ng malaki na ang masira. Ayan, kung mapapansin nyo, tuyo-tuyo siya. Pinagsugahan na lang siya ng baka, pinapakawalaan na lang ng kambing o ng kung kalabaw, kung ano man. Yung iba ay pinapakain na lang nila sa, ano, sa mga alaga nilang ruminants, na mga alaga nila. Nakakahinayang lang kasi dahil hindi naman simpleng gastos lang, hindi naman simpleng pera lang ang nagastos natin dito sa palay na ito. Medyo malawak-lawak to, nasa 3 hektarya din ito. Kaya lang, yun nga lang, tulad ng nabanggit ko, kung magpupumilit pa tayong gastosan nito at pipilitin pa natin itong maisalba, baka mamaya lalo lang mabaon sila sa gastos, sa utang. Or kung ano pa man, kung inuutang man nila, ipuhunan nila o papano. Kasi siguradong ito, pag patutubigan mo, tatambakan mo siya ng tubig, tatambakan mo ng pataba, syempre gagastos ka din sa mga pesticide. Eh talagang medyo, kung ikukumpara nyo, ayan, oh, yung meron siyang portion na nabasa, dahil dun sa kabila ay pinipilit nilang maisalba sana dun sa kabilang portion, sa gawing kanan. Kaya medyo malago yung gawing kanan, pero yung gawing kaliwa, sa gawing portion ng kabila, yung hindi nila pinapatubigan talaga, ay tuyo-tuyo na. Talagang huling-huli na to sa panahon ng pag-aani. Kung ang edad itong palay na to, baka ito nasa halos nasa kulang 45 days na ito. Pero yung mga iba yan, tulad ito, tinan nyo, yan, no? Tuyo-tuyo siya. Maliit na maliit na siya, bansot na bansot na. Kaya siguro, wala na, gastusan man ito, ay wala na, mahihirapan na lang. Gastos, mababaon na lang na mababaon sa utang, kaya pinili na lang nila na napabayaan na lang. At siguro, sabi nga, bawi na lang sa mga darating na pagkakataon. Talagang ang tiad crop naman ay palusutin. Pero dahil sabi nga, kapag ka sa kanakaraan na cropping ay hindi ka nakabawi o medyo natalo ka, talagang mag-i-interest ka na bumawi uli sa pamamagitan ng tiad crop sana. Pero ito, ganito nga, hindi natin naiwasan yung gatong mga pagkakataon na nagagahol sa tubig. Kaya yun, natutuyo ang palay at medyo ang nagiging huli ay lalo tayong nagagastosan at nagkakaroon uli ng panibagong pagkakautang. Ayun, na-share ko lang mga kabagis kasi nakakahinayang kasi itong sakahin na to. Kung sana, meron lang sana tayong magandang suporta sa gobyerno na permis na mahalang presyo ng palay, hindi sana wala lang mga magsasakang mag-interest pang mag-telecrap sa mga itong mga pagkakataon na siyang nagiging sanhi para lalong mabaw sa utang. Hippie movement.